Alam nyo ba na halos 3 million humigit kumulang na tonelada ng plastic waste ang ating napoproduce at nagagamit sa Pilipinas kada taon. Ayon yan sa isang pag-aaral ng World Bank. Sa katunayan, noong 2019, tayo ang Pilipinas. Nakakahiya yata, medyo nakakahiya to. Ang may pinakamalaking share ng global plastic waste na napupunta sa karagatan. Ang problemang yan ang isa sa mga sinusubukang tugunan ng susunod nating bisita. Sinusubukan niya talaga matugunan ito one day at a time. Tawagin natin si Sir Stu Balmaseda! Morning, Stu! Bati ka naman sa iyong mga followers. Good morning. Hi, Stu, eto na. Nabanggit natin kanina problema sa basura. Ay, ano ba ang itong ginagawa mo para makatulong na mabawasan itong basura problem natin? So, side by upcycling. Oo. So, upcycling, we repurpose surplus waste materials. Okay. So, paano tayo nakatutulong? So, yung sa ibang bagay na na-serve na niya yung una niyang purpose, sabi mo yung billboard, in this case, tapon na yan, or mapupunta na sa landfill, or minsan ginagamit nila as temporary shelter. Okay. Pero, there are other alternatives, like what we do. So ngayon, kinukuha namin yung mga waste materials na yun, and then we combine it with other waste materials and a few virgin materials to create products, new products such as these bags. At ang mga produktong iyong ginagawa ay mula sa mga gamit na tarpaulin, o mga yung mga billboard, yung mga material na ginagamit sa billboard, ginagamit. Okay, so kailan ito nagsimula? Itong germ of an idea na ito? Unofficially online sa social media, 2021 siya nag-launch, okay. Si Side B. Oo. Pero matagal ko na siyang iniisip, way back when I was still working in the IMC agent industry. Kasi Oo. So, I'm a creative. Yes. And then may mga, obviously, very exposed ako sa mga one-off marketing materials like tarps, di ba? Tapos may mga na-encounter na rin ako na Western brands okay. Na matagal na pala nilang ginagawa. Pero syempre kasi mas ahead sila doon in terms of applying those practices, mga di ba? Mga gamit ang gamit sa yes. Ang gawa sa tarps, you know, iba mga gamit na seat belts, mga lumang seat belts, mga ganun. And then may meron silang tech eh. So nung nakita ko yung mga yon, top of mind ko lang gamitin yung material. Actually hindi pa nga sustainability yung una ko naisip, but then I wanted a creative outlet. And then naisip ko na lang na sige, gawa na lang tayo ng gantong version sa Pilipinas. And we just started with the tarps. Now we have clothes. We have shoes actually. I'm wearing a pair, di ba? So, pakita na, di ba, maya? Nag branch out na tayo from using just billboard tarps. Oo. Nag-mix na rin tayo ng mga jute sacks, coffee jute sacks, oo, fabric. Pwede yan. Oo, diba? Rescued yan. Fabric. So, ito, ano to, 1970s, 1980s pa. Oo. So, lahat ng mga hindi na nagagamit, gamitin natin para sa ibang bagay. Okay. And then, like, pwede natin umpisan dito. Yes, sir. Kasi kanina, nakikita na ng mga kababayan natin ito. Marami na natatanong. Ito bro. Yeah. Kind of sige. Over here. Ayan. Ito ay gawa sa. Itong iyong, ito, gym bag ng mga kababayan natin. Pwede. Travel bag. Anong gawa saan ito? So, yun din yung kagandahan eh. Multi-purpose lahat ng bags natin. No? So, ito gawa to. Ibang klaseng tarp naman. So, may mga lumang, mga parang yung tawag nilang trapal. Oo, trapal. Diba? Oo. So, pag may makakuha din kami mga lumang ganun, so, ginagamit kasi mas ano siya eh. Actually, mas magandang material to. But kasi it's not easily na makukuha mo compared mo to billboard tarps. Kasi sinusulit talaga ng mga gumagamit ng ganito to eh. Oo. Diba? Pero matibay siya. Oo. Mga kababayan, sa mga nakikinig din sa Radyo Aguila, pinapakita natin dito ay yung possibilities na maaaring gumawa ng bago, kakaiba at magagamit mo na bagong bagay mula sa mga akala mo'y patapon na. Itong ating pinapakita, si Gidong Stu Balmaseda, ang kanyang pinapakita rito ay yung possibilities na magkaroon ka ng bagong kagamitan at bagong pagkakakitaan mula sa tarpaulin, yung mga coffee sack, yung mga sako, ng mga sako-sako. Yep. Kasi kung tutusin, pag tinitingnan nyo namin yung kalidad nitong mga tarpaulin natin, matitibay naman talaga eh. Matibay eh. Makapal. Tapos weather resistant pa siya, di ba? Yep. Tsaka dito mo rin makikita kung gaano kaganda yung gawang Pinoy. Oo. So locally sourced, locally made. Yun. And that's what we're proud of. Bro, ang maganda balita rito, nakakatulong kang gumawa ng trabaho. You help create jobs for people, di ba? Create jobs and we upskill our artisans na sanay sa traditional work. So ito, nagpo-provide tayo ng bago rin for them. Nakakatuwa. At saan nyo naman nakukuha yung mga tinataang mga patapon ng mga tarpaulin, jute sacks, mga ganyan?
So yung mga tarpaulins, kadalasan yan talaga dinodonate na lang. Okay. So may mga kaibigan tayo sa mga marketing agencies, ganoon. Oh. Pagtapos na yung mga campaigns, bagsak na yan. Stu, kunin mo naman to. Stu, ganyan. Actually, sobrang dami nang nag-ano. When word came out, di ba? Wala pa kaming pinapurchase actually na ano. And then sometimes we partner with them pag may mga CSR initiative sila. So at least, nakatutulong din tayo sa kanila, di ba? And then they do something good. Yung mga ibang sa ako, fortunately, I'm also in the coffee industry. So we get it for free. Ito, kaya meron tayo mga ganito. Kaya meron stock ng jute sacks. And then mostly talaga donations, yung mga flour sacks na gamit na, sometimes we purchase them from mga friends na may mga small businesses, mga bakeries, restaurants, gano'n. Okay, mga kababayan, endless possibilities ang ino-offer natin dito, di ba, no, bro? Kasi ang daming pwedeng mapuntahan. Ang dami pwedeng magawa mula rito sa simpleng patapon na tarpaulin. Ito, meron pa tayo ditong ano pa? Ito, bro. Ito meron tayo mga fanny pack, meron ding itong ito ang ito, mix na to. So, this will come out soon actually. So, mixed materials na siya. So, may trapal tayo. Trapal, meron ano? Tayong billboard tarp. We have the sacks, we have the fabric. Tapos yung kagandahan din ng mga ginagawa nating designs ngayon is modular na siya. Oo, pwede mo siyang natanggalin. Yes, natatanggal yung sling. Oo. Natatanggal yung sling pag ito lang gusto mong gamitin. Oo. Ang galing. Diba? So, meron lang siyang hooks dyan. And then you can use the same strap. Sa same strap. Or if you have a different strap na gusto mong gamitin, yun din. So, biyahe, no? Para yan na yun, dadalhin mo na, buo. Para multi-purpose talaga siya, yes. Hindi lang siya sa stock sa isa. And then, ano itong mga nasa harap natin? So, para makagawa ka ng isang simple. Yes, marami din kasing curious about the creative process. Okay. No? So, of course, pag may gagawin tayong produkto, we're really addressing a need, eh, di ba? Hmm. Malit na bahagi na dyan yung gagawa ka lang ng trip nyo lang na design, di ba? But most of the time talaga, may need tayong address, di ba? Okay. So, ano ito tuturo mo sa amin, bro? So ito yung parang proseso kung paano tayo gumagawa ng side B upcycled bag. Oo. Halimbawa, isang shoulder bag na mayroong modular na sling bag. So this one, pinakita mo. So research lang din ako diyan, isip-isip, and then I begin with a sketch too. Oo. So mag-sketch na ako niyan. So yung disenyo, bro, galing sa iyo. Yes. Galing sa iyo yan. Oo. So syempre marami na rin tayong nakikitang for inspiration, 'di ba? Pero syempre gagawa tayo nung at the very ano talaga, but the most original natin, 'di ba? So pagka-sketch natin 'yan, magbabanggaan na kami ng main bag maker natin. Okay. Kasi siya yung magpa-pattern niya at gagawa ng ano eh. Oo. So ito yung pagka okay na siya dito, feasible na tayo, ganito, magpa-pattern making na. Or padron, tawag nila. So ito yung main pattern ng bag na to. Na yan, mga cardboard yan. Yes. Kahit so, sa shoemaking. So cutouts, yep. Oh. Same. And then we discuss kung anong materials na gagamitin. In this case, we have a lot actually. So, yung jute sacks, and then sometimes, kailangan pa rin nag-a-add tayo ng virgin material, but very minimal. But then, down the line, ang goal ni Side B talaga is halos wala na tayong gamiting virgin material. So, that's the dream, no? So, eto, pakita lang natin the different materials that we use. So, the vintage fabric. And then, billboard tarpaulins. Marami rin yung mga patapon na ng mga tela, retaso na tela. Yes. Ano? Ito yung tarpaulin, ano? Yung billboard, ano? So, anong wala? Buti walang brand. Ang husay, oh. Wala. Husay ka, bro. Sabi ko, siguraduhin mo. Sisto kasi ay galing sa ahensya. Okay, sa mga mahuhusay ad agencies natin. Kaya, creative ito ang lalabas. Oo. Oh. Okay, galing. And then ang kagandahan syempre, we need not ask actually kung ano yung kagandahan ng paggamit ng ganitong materials, 'di ba? Kasi ang tanong nito eh yung durability. Ayan. So, gaano katagal ito, maaaring magtagal? Ayan. So, like any other possession you have, material possession, no? Aalagaan mo 'yan. Tama. Kasi binayaran mo rin 'to eh, 'di ba? Pwede siyang tumagal sa'yo ng mga 2 to 3 years. Alaga mo lang ng maayos. Oo, alaga. Diba? Hindi yung talagang inahagis-hagis mo lang dyan. Ganun. Oo, kasi masisira naman yan eventually. Pero bro, ako sa tingin ko, more than 3 years. As in, lifetime ito kasi matibay. Ito yung mga types na to. Ganun. We just give allowance, no? And then, we're currently working on, kung masira na yung bag, saan naman siya mapupunta? Oo. Ayaw naman natin na tayo na yung magkikreate ng waste, diba, eventually. Yun ang tanong. Susunod kong katanong. So, we're really
talking to a lot of entities na may proper disposal. Okay, no? Okay. Para naman masarado natin yung circle na yan na we provide you with something upcycled. Who's gonna take care of those products pag hindi mo nagagamit na, pagtapos na, di ba? So, watch out tayo dyan, guys. So, we're really trying to do things right here. Diba? Ipasa mo, ipamana mo, ibigay mo, ipang regalo mo, pero turuan mo na rin, di ba? Pagkatapos exactly. Ito, ito, pag wala na, you can reach out to this XX entity kasi sila yung mas kaya mag-dispose ng ganyan, di ba? Pwede rin. Actually, pagkakamo lang nga kami minsan, may mga nag-reach out na, Stu, kunin mo na. Guys, hindi namin magamit to kasi sira-sira yung tarp. Binibigay sa inyo. Parang hindi po kami disposal, ano, guys. May ganun pa rin challenges. Para kayo yung daycare center na mga, ano, mga gamit na tarpaulin gano'n, di ba? Pwede, yung mga bata, pakialagaan mo naman to daycare center. Ikaw yung daycare center, no? Pero, ito ang nakatutuwa. Huwag ka sana marami salamat sa iyo. Thank you. At wag mong tigilan. Sana ay mas marami ka pang matulungan na mabigyan ng trabaho. At syempre, ito yung advocacy. Sana mas lumaki pa. At marami pang ma-apektuhan in a very positive way. Palakpakan po natin Ginoong Stu Balmaseda. Ayan po ang kanyang advocacy at ang kanyang sa mga interesado na mag-donate. Ayan, tanggapin mo. Ayan, si Love nga pa. Hello, Love. Sandali lang po. Ito ano to? Hindi. Of course, pwede rin. Ipakita natin yung ito. Wala naman to sa... So ano yan? Yung rescued vintage fabric natin. Ganda! Yung sapatos mo. Ayan, Lola. So this year, yung gantong tema dapat lalabas na. So, could be the delays on me. Pero yan, sila ba yan? Inuna kasi yung sapatos eh. Ang henyo, alam mo ba yun? Sa kang henyo. Meron ka ba na pang pinapasaan ng mga kalaman mo na yan ngayon? Meron nang nag-shadow sa kanya para mapasa mo to. Ang husay mo, maraming salamat. Sa mga interesado mag-donate ng mga tarpaulin o yung mga kahit anumang tulong may bibigay natin, syempre, makikita at kung paano mga makita at mabilis ka nila maproducto, makikita natin sa ating screen kung saan sila pwedeng matawagan. Hello po mga kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!